po. Kamusta na po kayo? Magandang araw po sa inyo. Andito po ulit ako upang magbigay sa inyo ng health tips. Ang health tips po na ito ay tungkol sa lagnat sa buntis, ano ang epekto o side effect at treatment. Sana'y mapanood ninyo mula umpisa hanggang sa huli dahil napakahalaga nito mga buntis o kamatres ko. Naisipan ko itong i-share dahil sa pandemic ngayon at prone ang buntis na magkasakit. Kaya dapat malaman ninyo ang video tips ko na ito. So, alam niyo ba ang pagtaas ng body temperature sa isang buntis ay hindi maganda? Kaya mahalaga kapag nalaman niyo mga buntis o kamatres ko na mainit ang inyong pakiramdam o may feeling na kayo'y nilalamig o feeling chills at masakit ang ulo. So, dapat kayo'y mag-check na or monitor ang body temperature. Nagamit ang digital thermometer. Accurate itong gamitin sa ilalim ng dila. Hintayin nyo na mag-alarm ang thermometer, then record ninyo para sa ganun kapag nag-inform kayo sa inyong health provider o consultant ay mayroon kayong maibigay na monitoring ng inyong body temperature. So, pwede rin mag-check sa kilikili pero mas accurate sa ilalim ng dila. Kaya't mahalaga ang digital thermometer ay sa inyo lamang o personal use. Do not share to others para sa infection control, mga kamatres ko. Any thermometer like scanner ay pwede rin magamit pero ito ay pang general use lamang or public places or public people. So like sa mga clinics, sa market. So ito lang yung mga applicable na pwedeng gamitan ng scanner na thermometer. So ang mercury thermometer naman ay hindi advisable dahil sa kapag nabasag ito ay poisonous or malalason kayo mga kamatres ko. So dapat ang effective or gagamitin nyo lamang po ay digital thermometer, yung nag-a-alarm, ha? Okay, bakit ba mahalagang i-monitor? Kapag nasa 38 degrees na ang inyong body temperature, dapat ay uminom na ang buntis ng paracetamol every 4 to 6 hours. Hanggat may lagnat, pwede mag-sparse back, lalo na ang mga singit, punasan, iwasan ang malamig na tubig para di mag-chills or lamigin kayo. Or tumaas pa ang lagnat. So, nakakataas po kasi ng lagnat kapag gumamit kayo ng malamig na tubig. So, dapat po ay maligamgam lamang po ang inyong gagamitin na tubig para suminga o lumabas po ang init ng inyong katawan. Okay? So, ano ba ang sanhi ng mga lagnat ng buntis? Ito ay pwedeng infection like viral or bacterial. So, ano ba ang infection sa na pwedeng dahilan na nakukuha sa viral o virus? So, ito pwedeng COVID infection, flu, dengue, measles, or chickenpox. Tagalog naman ay bulutong. Sa bacterial infection naman ay tulad ng tonsillitis, sinusitis, pneumonia, or pulmonia, UTI, appendicitis, bacterial gastroenteritis, or chorioamnionitis. Or ito yung chorioamnionitis, ito yung kapag may butas na ang panibigan ng isang buntis. Hindi po ito yung putong agad. Ito po ay butas lamang. So, ito po ay mahalaga na malaman ninyo, ma-inform ang inyong health provider o inyong consultant kapag po meron na po leaking sa inyong lumalabas sa inyong puwerta. Okay? So, sa viral infection naman po ay pwedeng home remedy lang. So, i-support lamang ang inyong
ang inyong katawan. Like increase yung fluids, mag-healthy diet, vitamins, saka rest enough or yung tamang pahinga. So if may sipon or ubo, pwede mag-steam inhalation lang. Kapag baradong ilong naman, maglagay lang po ng salinis nasal solution or spray. Ito po ay malaking tulong na sa inyong karamdaman sa tulad ng may ubo at sipon sa kabaradong ilong. Ayun, itong mga nabanggit ko. So, if may diarrhea naman po, pwedeng uminom ng oral rehydration solution or gumawa na 6 na kutsarang asukal or sugar, 1/2 teaspoon naman sa isang litrong tubig para maiwasan ang dehydration. Ito po yung ginagawa na sa bahay lamang kung hindi po kayo makakabili ng rehydration solution. Ulitin ko po, 6 na kutsarang asukal, kalahating kutsaritang asin sa 1 litrong tubig. Ganun po ang pagtimpla upang maiwasan ang rehydration. Kapag 3 days na ang inyong lagnat, kayo po ay magpakonsulta sa inyong doktor, lalo na kung may skin rashes or nangihina na ang inyong pakiramdam, para mabigyan kayo ng antibiotic at posibleng magkaroon po ng laboratory test nang ma-diagnose na po kung ano ba yung inyong infection. Viral infection ba? Bacterial infection? O ano pang mga infection? Pwedeng fungal infection. Okay? Kaya palatilihin maghugas ng inyong kamay before and after na humawak sa mga bagay-bagay. So, magsuot ng face mask, face shield, at dumistensya sa inyong mga kausap or mga nakakasalamuhang tao o inyong nakakaharap. Hugasan mabuti ang gulay, prutas, at karne. Pwede nga gamitin ninyo ay tubig na may asin, tubig na may suka, na nabibiling suka, hindi po yung natural na suka. Yun. So, ito po ay antifungal, itong tubig at saka suka, na paghugas ng gulay at prutas, at saka po tubig at asin. Kailangan po medyo maalat-alat para mawala ang mga mikrobyo. Okay, so pwede po ang dalawang klase ang inyong gamitin panghugas. Tulad po naman nabanggit ko sa inyo ha, mga kamatres ko. So, sa karne, lalo na po yung karne, pwede pong gamitin yung panghugas ay tubig na may suka. Para sigurado po tayo na free po sila sa fungal infection. Pwede naman po hugasan pa rin sa tubig asin. Marami pong hugas bago pang huli po ay tubig asin at saka tubig na may konting suka. Okay? So ayon sa pag-aaral, kapag nagkalagnat ang buntis sa first trimester o 0 to 3 months, pwede magkaroon ng abnormality ang baby. Dahil nasa stage na ito ng fetal development. Ito ang time na nagde-develop ang organ niya, lalo na ang puso at brain. At kapag nagkaroon ng lagnat sa second trimester, pwede magkaroon ng autism or brain damage or brain function. Ano ba yung sa second trimester? 4 to 6 months. So, at sa third trimester po, or 7 to 10 months, pwede magkaroon din po ng autism pa din, or brain function. So, or brain damage. Kaya, iwasan na magkalagnat
ang buntis or maintain na maging healthy. So, paano ba maging healthy ang buntis? Kailangan ay healthy living, like kumain ng balansing pagkain, exercise, so, nabanggit ko na sa aking mga nakaraang video, at tamang pahinga o tamang pagtulog, at least 7 to 8 hours. At sundin ang mga advice ng inyong health provider o consultant, ano ba yung mga nireseta nila sa inyong vitamins. So, importante po, lahat po ito ay inyo nagagawa araw-araw nang sa ganun po ay ma-maintain natin na tayo ay healthy buntis at hindi magkasakit. So, tandaan ninyo, napakahalaga po na kayo magpakonsulta kapag kayo po ay nakakaramdam ng panghihina, 3 days na kayo nilalagnat, ha? So, kailangan po ay magpakonsulta na po kayo agad sa inyong consultant o health provider. Daladala po ang body temperature na monitoring. Na kada mag-check po kayo, every 46 hours ay tinitignod ninyo. Kasi siyempre para malaman po nila kung ikaw ba ay consistent na nilalagnat. Okay, so hanggang dito na lamang po ang aking health tips. Sana po ay nakakuha po kayo ng dagdag kalaman sa oras na ngayon. Nang sa ganun po ay masaya po tayo. So, sa mga bago po dyan, don't forget to subscribe at paki-like na rin po na gusto niyo po itong health tips kong ito. And then, paki-share na din po para po makatulong po tayo sa ating mga kababayan. So, sa mga dati ko dyan mga followers at subscriber, don't forget to like and share para po makatulong po tayo sa ating mga kababayan. So, salamat po muli sa inyo. Sana po ay magkita po ulit tayo sa aking mga next video. Salamat po. Abangan niyo po ang aking live. So, na po ang live natin. So, salamat po sa inyo. Laging panunood at pagsama sa video ko pong ito. So, salamat. God bless.